Muli isang magandang umaga sa ating lahat. Welcome back after how many months of not being together physically dito sa ating bodega na pag-isahan natin ng isang may. Palapagan natin ang ating Diyos sa lahat ng gaya ating natanggap galing sa Kanya. Sa mga sumubaybay din sa ating live streaming dito sa ating Christmas station, magandang umaga rin sa inyong lahat yan, kapatido at sa ibang bansa. Salamat sa pagsama sa akin at sa baybay sa ating live streaming. So ngayon mga kapatid, nasa 33 na po tayo sa rito ng karaniwang panahon. Next Sunday, ito na po yung natawag natin Christ the King Sunday. After ng Sunday ng Christ the King, bubuksan na natin yung bagong kalendaryo, liturgical calendar, panahon na ng Adviento. Mag-pressure na tayo maghahanap ng envelopes para sa mga pamaskog ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga inaanak. So, pabilis na ng pabilis talaga yung ating panahon sa ngayon. At ito, makikita rin natin sa ating mga pagbasa sa ngayon, na para pagang dito ay pinapakita itong nasabi natin pagtatapos sa ating kapanahonan. Di ba, napapansin ninyo, medyo katatakot yung mga pagbasa. Kung parang pupuho yung mundo, matapos na rin ang sanlibutan. Kung natatandaan ninyo, nabalitaan na rin natin mga ganito, yung manakaraang taon. Natamad din tayo sapagkat yun ang ating narinig, yun ang ating nabasa, yun ang laman ng balita, na matapos ng mundo. Sinasabi natin, paano ba ito? Hindi ko pa nabayaran ng ibang utang. Matatapos ng mundo. Paano ba ito? Hindi ba kayo magkabatid ng aming mga sa buhay? Paano ba ito? Hindi ba kami nagkasundo ang iba kong mga kapatid? Paano ba ito? Ang dami ko pang kasuhin. Well, sana ganun yung pag-iisip natin. Pero ang ating titignan, siguro magandang katanungan, sa ngayon, ano na kaya ang inyong mga priorities sa buhay? Ano-ano kaya ang inyong iniisip sa buhay? Lalo na sa kapanahonan natin ngayon, na parabagang hirap, na parabagang minsan ang hirap itindihin dala ng karanasan natin sa ngayon. Minsan, nasabi natin na, ano ba tayo, Lord? Eh, hirap namang harapin ang ganito mga klaseng pagsubok sa aming buhay. Kung napapansin ninyo, mas lalong kumakraro yung ating buhay dito sa mundong ibabaw, simula nung kasagsagan ng pandemya, na malaman na lang natin, kapitbahay natin, mahal natin sa buhay, isa-isa nang namatay, isa-isa nang bigoan ng Diyos. Minsan makapagtanong tayo, at ito yung pagbigay sa atin ng saysay sa ating buhay. Nauna, totoo nga talagang mayroong hangganan ang lahat. Mayroong katapusan. Kaya kung klaro ito para sa atin, siguro kung tatanungin din tayo ng Diyos, ano kaya ang pwede mong magawa? O pwede mong magkawin habang buhay ka pa? Ano ba bang pwede mong maialay? Lalo na sa inyong mga kapatid na nangangailangan. Ano ba bang pwede mong maibahagi na para sa iyo, itong mga ito ay hindi naman talaga sa iyo, ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa iyo para maibahagi mo ito sa mga lalong higit nangangailangan. Alalahanin po natin mga kapatid na tayong lahat ay instrumento lamang ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Huwag din natin kalimutan na tayong lahat inaanyahan ng Diyos na mag-ibahagi, na magbigay kung ano man itong pinahiram niya sa atin. Kaya maganda po na pagtingnan natin iyon, ano na lang itong binigay sa atin ng Diyos? Baka mamaya, nasin-assign lang natin ito. Baka mamaya, hindi natin na nagamit dala ng sinami-dami natin pinag-upulan ng pansin, mga concerns sa buhay natin. Minsan nga sila sa atin, doon nalulungkot sila sa kanilang karamdaman, sila na lang sila
nagtatanong sa Diyos, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan mo magaligin? Hanggang kailan mo tatanggalin itong ating karamdaman? Ako'y nakihirap na. Yung iba naman, hindi natin kakaila doon sa problema sa ekonomiya, pagpinansyal sa pamilya. Sabihin nila, sinasabi nila, Panginoon, ako'y bigat na. Magkaiba man yung ating mga problema, mga paridis sa buhay, pero sana huwag po natin kalimutan na ang lahat na ito ay matatapos din. Na kung ano mang meron sa atin sa ngayon, huwag natin kalimutan na itong buhay na binigay sa atin ng Diyos ay espesyal na ito para sa atin. Huwag sa natin kalimutan na sa bawat pagsubok, kasama natin ang Diyos. Kasama-sama natin yan. Kaya lang, patuloy tayo niyang hinahawan. Paano ba natin bigyang diin? Paano ba natin bigyang saysayin itong buhay na ipinihirap niya sa atin? Kung napapasin niyo mga kapatid, mayroong iba sa atin, simple lang ang kanilang ginagawa. Simple lang ang kanilang ginahagi. Hindi na magaanong bongga. Hindi na magaanong malaki ang kanilang ginahagi. Pero kung napapansin natin, sobrang saya nila. Kasi para sa kanila, nagampanan nila, nagawa nila kung ano itong ina-expect sa kanila ng Diyos. Hindi naman talaga paramihan ang ating naiyugay, kundi ang titingnan ng Diyos kung paano tayo nagparami. Ganoon ba itong pagmamahal at ang ibat sa ating pagtulong, yun ang titingnan ng Diyos. Hindi patungkol sa quantity, hindi patungkol kung gaano karami ng ating na-extend na tulong sa iba. Ang importante, ginamit mo ng tama ang pinahiram na biyaya krasya sa iyo ng Diyos. Kasi nga, ang lahat, tayong lahat, mayroong katapusan. Dito po sa ating Ebanghelyo, mas lalong nabilinaw. Although matakot, may signs na ganito, pero hanggat kampante tayo sa ating mga ginagawa sa buhay, tama tayo, nalinya tayo sa paggawa ng mabuti, sa kaloob ng Diyos. Iba po tayo natakot, no? Kung gano'n tayo tuloy ng Diyos. Yun nga lang, kailangan natin paghandaan lagi. So ngayon pa lang, tinuturuan na tayo sa ating mga pagbasa na sana dapat araw-araw tayong maghahanda. Kasi hindi natin alam kung gano'n mag-inspire yung ating buhay dito sa mundo nito. Baka mamaya, ang dami mating backlog. Baka mamaya, ang dami pa sa ating pwedeng gawin, pwedeng paggawa, hindi natin paggawa. Dahil natatakunan ng ating mga concerns sa ating pansarili, sa ating pamilya. Baka mamaya, nakalimutan na natin yung isang purpose lang tayo na ito. Isang purpose, isang rason, bakit binigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, pangbuhay, ma-stretch yung ating buhay dito sa mundo nito. At yun, ay walang iba kundi paghandaan natin yung ating buhay sa kabilang buhay. Di ba kasi sa ating kabilang buhay? Kasi nga, hindi naman hanggang dito lang yung buhay natin. Nasa atin na, kung dito pa lang sa tunang ito, gagawin natin paradiso yung ating buhay. Nasa atin na rin, at kung buhay pa tayo, kung gagawin natin dilobyo yung buhay natin. Diba pa sa atin na yun? We have the choice. Kaya nga, narapag lamang na araw-araw, hihingin tayo ng grasya sa Diyos. Magpapulong tayo sa Diyos. Lang sa ganun, kahit papano, kahit sa balik na paraan, nakasigurado tayo na tama yung ating ginagawa. Hindi man sa ibigay sa ngayon yung ating hinihingin, pero ina-assure naman ang Diyos niyan na pagdating ng panahon, pag tayo papunta na doon sa kanyang kaharian, na kanyang hinanda para sa ating lahat, ito ang siyang dibdib natin. Ito ang siyang regalo natin sa Diyos. Panginoon, ito ang aking regalo para sa iyo. Ito ang aking nagawa habang binibigyan mo ko ng pagkakataon doon sa buong taon. Sana matuwa kayo. Sisi itong paalala sa ating lahat. Lalo na sa ngayon, hinahayaan tayo ng laging maghanda. Kapalamit ng Advento, kapalamit na yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, ito na inaangkan na yung ating paghanda para sa kanyang huling pagdating. So sana sa ating pagdating ngayon,
sa misang ito, alalahanin natin ang lahat ng biyayang ating natanggap sa Diyos. Ginagamit pa natin ito. Yung ating mga priorities sa buhay, ito ba naging handa, naginsan, nakakalimutan natin yung mga handa para susunod na buhay natin kasama ang Diyos. At huwag na huwag natin kalimutan na itong panahon ito sa bawat araw na binigay sa atin ng Diyos pagkakataon para magbago, para gawin ang tama. Sumuli, sana sa ating matibimong ngayon, makita natin yung direksyon ng ating buhay. Sana ipagkuna natin ang pansin, hindi lamang dito sa mundong ibabaw, kundi, of course, itignan din natin ano ba yung kailangan doon na pagandaan natin nang sa ganoon, pakasigurado tayong makapunta sa kanyang kaya. Sa iyong pag-uwi, sa aming pag-uwi, doon sa kanyang kaya, ano ba itong ating dala para sa kanya? Matutuwa kaya ang Diyos sa aming lahat. Shalom.